day everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel. My name is Jandel at kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please do subscribe, pa-like and share at pa-hit po ako ng notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploaded ng mga video. And samahan nyo ako at bibigyan natin ng care tips ang ating Echeveria Mensa. So, guys, this is Echeveria Mensa or tinatawag nila itong Dark Desire. So kung tama ba yung pagkaka-research ko, no? Ayan, sa ating mga Echeveria Mensa, guys, ay lumalaki yan hanggang 20 centimeter in diameter po yung pinaka-rosette na, no? So, lumalapad pa yan, no? Mas lumalaki pa yan siya. And yung ating mga Mensa is well-known yun sa kanyang pagka bluish to pinkish yan and green, may pagka light, kumbaga green, no? Combination ng green yung kanyang rosette. And pag na-stress pa yan is mas nagiging darker pa dun. And kumbaga mas nagiging pink pa, mas nagiging mas makintab pa yung kulay niya. And as you can see, yung kanyang pinaka-tips ng leaf ay medyo matutuli siya. And may pink na may pagka-coral orange ang kanyang lining. So ano bang tamang pag-aalaga ng ating mga Mensa pagdating sa Lowland? So i-share ko sa inyo yung aking sikreto sa pag-aalaga ng aking Mensa dito sa Lowland. Isa na to sa pinakamatagal kong succulent na meron dito sa akin, guys, and I'm happy na di niya ako iniwanan. And kahapon kasi nag-check ako ng aking dito ng area, no? So yan kasi mamaya ipapaano ko, i-update ko kayo kasi binago ko ng konti yung setup and may papakita ko sa inyo. Ayan, so ito kasi matagal na to sa akin, guys. Ayan, paano ko ba, ano bang sikreto ng ginawa ko nung inalagaan ko siya sa Lowland? So isi-share ko sa inyo, guys. Ito, halos hindi siya ganun kalaki nung nakuha ko. I think, ano, parang mas malaki lang siya ng konti dito. And ayan, unexpected na halos hindi na siya magkasya dito sa sapat na pinaglagyan ko sa kanya. Ayan na siya, ganyan na siya kalapad. Ayan. So ang ginagawa ko lang sa kanya, guys, is yung syempre yung potting mix dapat is well drained talaga. And ang kagandahan nito, hindi ko to siya in air dry method, no? Direct repotting lang yung ginawa ko sa kanya. From nabili ko to dito sa local seller dito malapit sa amin. Ayan, kay Siana's Garden Shop. Nakuha ko lang yan ng I think 70 pesos or 50 pesos. So nakuha, bili ko yun sa kanya. So ang ginawa ko, direct repotting, and binawasan ko lang yung old soil na ng konti tapos gamit yung aking DIY soil. So sa gagaya rin ng mga typical na succulent, no, mahilig sila, dapat talaga is well drained or mag-gritty yung ginagamit nating potting mix pagdating sa ating mga succulent. So may mga nabibili naman na mga ready-made na niyan, guys. And ako kasi mas most of the time is nagdi-DIY talaga ako para masukat ko rin or alam ano yung mga nilalagay ko or nahalo kong mga kumbaga medium doon sa ating mga sa aking mga DIY na potting mix. Sunlight exposure is naka ano to, guys, naka morning to afternoon sunlight. And nasa ano kasi to, nasa plant rack to, and ngayon nilagay ko na siya dito sa area na yan. Binalik ko na, inano ko naman sila, sinwitch ko naman, nilagay ko na dito sa may mga hollow blocks na nakabaton. So ang prepared ni Mensa is 6 to 8 hours a day. So ayun yung kagandahan sa ating mga Echeveria, no? Kasi most of Echeveria naman mabilis namang alagaan, and may mga Echeveria talaga is napakaselan and they need ano talaga extra effort para mabuhay mo sila dito lalo sa Pilipinas, no, o lalo dito sa Lowland. So ayan, guys, 8 hours a day, napakahalaga po kay Mensa kasi para makita niyo yung growth niya. And alam naman natin ang mga succulent talaga, guys, is they really need sunlight exposure and dapat din natin talaga ipagdamot sa kanila yun. Ayan. So anong tamang watering schedule? So water them as long as totally dry. So once a week yung pinaka standard ko sa kanila sa lahat ng succulent ko. And ngayong tag-ulan is hindi ako masyadong nagdidilig, and hindi talaga ako nagdidilig kasi lagi silang nauulanan.
ay naanggian ng pag umuulan ng malakas. So ano sa kanya, mas advice sa kanila is soak watering or yung full watering na tinatawag natin sa kanila para mas ma-enjoy nila, no, at may makuha talaga silang enough water. So hindi rin kasi maganda na overwater sila, and hindi rin maganda na underwater naman sila, kasi may mga pangit na effect din yun sa ating mga succulent, guys. Propagation. So the best way to propagate yung ating mga mensa is yung leaf propagation, tapos offset, o yung offset, di ba, may mga tumutubong mga babies dyan. So pwede rin beheading, and ayan guys. So mas mabilis yung pag ano niya nun, pag ako kasi mas prepared ko is lagi is offset. So pag beheading naman, takot ako magpugot, and ewan ko ba bakit hindi ko pa nagagawa sa aking mga succulent yun, kasi nga ewan ko, nanghinayang ako na masira yung pinaka rosette nila. Siguro sa pag meron akong lakas ng loob. So ayun po, mas iano ko sa inyo yung offset, kasi mas okay din yun. Pag leaf naman, it takes time talaga para makakuha kayo or makakita kayo ng growth sa kanya. So at least mga 2 weeks yan, no, para makita kayo ng ano, meron talagang sign na mabubuhay siya. And again, yung fertilizer ko is osmocot lang, aside dun sa vermicast na halo na soil dito sa kanila. Ayan, yun lang yung ginagamit ko. So pwedeng nutricoat, kayo na po ang bahala guys kung ano yung gusto nyong fertilizer na gagamitin, no. Wala naman pong problema yan, as long as ano siya, no, okay siya sa mga halaman nyo, then doon po tayo. Prepared pot, nasa sa inyo na rin po kung gusto nyong ceramic plastic pot. Eto plastic pot gamit ko, kasi as long as may tamang drainage lang yan. And ayan, ako kasi hindi ako masyadong maselan sa pot. Kung ano yung maganda sa paningin ko, ginagamit ko. And again, hindi na yan kumbaga, hindi na yan sa uri ng pot o mahal ng pot. The end of the day, magkakatalo po tayo kung paano natin sila palakihin at alagaan dito sa lowland. Syempre alam naman natin na ang hirap makabuhay ng succulent, marami nagkakaroon ng problema sa atin. So hindi na yan guys mabibilang sa mahal ng pot, kasi even yung mga bumibili ng mga imported succulent is laging namamatayan, di ba? So what I suggest is matuto tayong alagaan sila ng maayos, hindi tayo una tayong sumabay doon kung uso yung Korean succulent tapos hindi ka naman marunong mag-alaga, still useless po. Gumastos ka lang at nakiuso ka nga, pero hindi ka naman marunong mag-alaga, di ba? Sayang ang pera. So yun po yun guys. Yung ibig ko naman sabihin kasi is hindi naman sa pag-alaga ng succulents, hindi naman talaga payabangan yan, or marami akong collection ng ganyan. Pero ang tanong dun is kaya mo ba silang buhayin lahat? So hindi lang yung alaga tayo ng alaga na wala namang purpose. Mag-alaga tayo na may purpose, kumaga make sure na kaya mo silang buhayin. So ayun po. Yun lang guys yung aking konting care tips, and yung aking kumbaga laging sinishare sa inyo, no. So yung ano lang yung learnings ko dito sa pag-alaga ng aking mga succulent. And kung mapapansin nyo, hindi talaga ako nag-air dry masyado. So ito yung siguro yung pinaka naging sikreto ko dito sa area ko nung doating yung tag-araw ay tag-init and tag-ulan, no, na hindi ako masyadong nag-air dry. Kasi guys, i-share ko na rin sa inyo na yung mostly sa mga nangyari dito sa aking area is yung mga huling purchase ko na yung halos ilang peraso yon, 19 o 20 plus pieces na pinaka biggest plant hole ko yon. Alam nyo po ba na halos lahat ng iba doon is naglagas or namatay, lalo na yung aking blue cloud. Siguro may mga apat, and yung iba striving pa rin. Pero yung iba, nabuhay ko naman, happy naman ako doon. Pero kasi mas prepared ko talaga yung nagda-direct repotting ako. Mas doon ako nabubuhayan ng succulent. So pag mga galing Benguet pa na in-air dry or yung ganun plant meal, mas hirap ako makabuhay ng ganun. Pero pag mga direct repotting lang, so ayan naman sila, nakakabuhay naman ako kahit papaano. And ayun yung nagiging ano ko, yung nagiging method ko na every time na nagtatanim ako. So
Ayan po. And i-update ko kayo dito sa aking new setup. And yan. Ito, binago ko na naman. Kasi, di pa totaling ayos. Ayan siya guys. And naglagay na ako ng... Ayan po oh. Naglagay na ako ng UV plastic para i-support na rin sa malakas na ulan. So nilagyan ko na ng alambre, nilagyan ko na ng ano, ayan. So medyo na kinapos lang kasi medyo ang mahal pala ng UV plastic guys. So isang ano lang naman yan kasi isang isang metro ba yun? Yung ganon. Ayun. So ayun lang namin changes niya. And again nga, yung ayan, nilagay ko na lahat sila dito. Yung iba nandito sa table. And gustong-gusto naman nila ng araw. And kampante na ako ilagay sila dyan kasi may nilagay na ako na UV plastic. And yung iba nandun pa, hindi ko pa inaayos. Ayun, nandun pa. Sige, sinalpa ko lang lahat muna sila dyan para wala lang. Ayan. Ay, hindi pa. Gusto nyo, ang gulo-gulo pa. And mag-aayos pa ako ngayon after ng aking seminar. So may sa seminar muna ako. Ayan po. And once again, ito po yung aking Echeveria Mensa. So, sa lahat po ng mga nagtatanong no, sa aking comment box or sa description box po ng aking YouTube channel. No. So, lahat naman po yung nire-replyan ko. May mga question lang kayo doon na hindi ko talaga pa ginagawa. So, pag-usapan na lang natin siguro some other time. And pag may ano tayo, di natin masyadong busy. And ayan po, ang ating Echeveria Mensa na alagang Lowland. And once again guys, please subscribe po na aking YouTube channel. And inis ako kasi nabawasan yung aking subscriber, pero okay lang, ganun talaga. Medyo mahigpit kasi si YouTube pagdating sa ano, sa guidelines. So anyway, babawiin na lang natin. And shoutout po sa lahat ng mga bagong subscribers at sa mga hindi pa po, subscribe na po. And mag-iingat po tayo. God bless everyone. Have a nice day.